At usapang bilihin pa rin po, mungkahin ng isang senador, bakit hindi ibalik sa dating 10% ang kasalukuyang dagdag buwis o VAT sa mga bilihin. Ang nagsuwestiyon nito, mismong may akda ng Reform Value Added Tax Law na si Senador Ralph Recto. Iba na raw kasi ang lagay ng ekonomiya ngayon. Balitang hati ni Jam si Sante. Kuba na ang publiko sa mahal ng langis at ilang bilihin. Pero may nakikitang solusyon ang mismong nagsulong dati ng Expanded Value Added Tax o EVAT Law na si Senador Ralph Recto para raw maibsan ito. Yan daw ay sa pamamagitan ng pag-aamyenda ng batas na nagpapataw ng 12% value added tax o VAT sa ilang bilihin, kabilang na ang produktong petrolyo. Panukala ni Recto na dati rin umupo bilang NEDA chairman. Imbis na 12%, bakit di na lang daw ibalik sa 10% ang VAT? Iba na raw kasi ang lagay ng ekonomiya ngayon at noong ipanukala niya ang EVAT. Malubhang sakit natin noong 2004, yung pasyente kinakailangan ng mapait na gamot, ito na nga yung VAT, gumagaling na yung pasyente, pwedeng bawasan na yung mapait na gamot. Naghain na raw si Senador Recto sa Senado ng panukalang bawasan ng VAT. Pero para magtagumpay ito, kailangang isulong din ito sa Kamara at suportahan ng Palasyo. Pag-aaralan naman daw ng Kamara ang mungkahin ni Recto na bawasan ng VAT. Meron na rin daw kasing panukala na isinumite sa Kamara na tuluyan ng alisin ng VAT sa petrolyo. We will have to study that very carefully, no? Because while it's very popular to say na bawasan mo yung mga VAT, but realistically, when you decrease the power of the rate of the taxation, then may mawawala. I'm sure di magkukulay. Sabi ni Recto, ang mawawalang buwis mula sa VAT, pwede naman daw kunin mula sa ibang ahensya tulad ng PAGCOR at PCSO. Pero tanong ng senador, kaya ba i-regulate ng DOE, DTI yung presyo ng langis ng dama? Baka mamaya tanggalin natin yung VAT e napunta lang sa bulsa ng oil company at hindi mapunta sa consumer. Mahalaga rin daw na may basbas ng Palasyo ang panukalang pagbabawas ng VAT. Lalo pat ayon sa datos ng Bureau of Customs, umabot sa 45 billion pesos ang nasingil na VAT sa krudo at produktong petrolyo pa lamang. Yun nga lang ang Palasyo, wala pang maipangako. That would require a legislative amendment and we will comment on it, Mike, kung sakaling umabot na po sa Pangulo. Jam Sasante, GMA News.